na, dude. Sulat naman drama. Comedy pupunta natin, di ba? Hindi na. Ayun, nakarating din tayo. Dude, sayang naman. I'm okay. Halika na. Hindi na. Umuwi na tayo. Dude, sayang naman. Hindi mga bulati ko sa tiyandali na. Ay! Morning, ma'am. Morning! Oy, ingat ka, ha? Abusado ako panibre. Sorry, anything you want. Bake ko ng mushroom melt, chip and dory, spinach and shiitake ravioli, strawberry shake, and cheesecake poppers. Ikaw. Iced tea. Yun lang? Ang tipid mo naman ka, Dad. Naya naman ako. Ang dami-dami ko in-order, tapos ikaw yun lang. Di bali, malaki naman yung binayad mo, kaya kahit hanggang dinner pa, libre kita. So, wala nga. Wala. CR. Si CR lang ako, ha? Bale, ayaw pa uwi ng nanay mo ng boyfriend niya, kaya kinasuhan niya na lang ng pagnanakaw. Eh, may toya naman palang hapon na yun, eh. Anong may tatulong ko, Jay? Namin nila pa pang. Agnes, sobrang dami nilang problema. Ayoko nang dumagdag. Tsaka kahit pumunta pa tayong Japan ngayon, wala tayong magagawa. We can just hope and pray na she'll get a fair trial. So, totoo palang B-boy Berger mo. Kasi kailangan mo suportahan ang sarili mo. Lalo na't may problema ang nanay mo ngayon. Nandun ako nung pumunta kayo nila Karen. Pero, hindi ako nahihiya. Nagtago ko dahil I was going through a rough time in my life, dude. And you were too. Siyempre, ayoko na dumagdag sa iniisip mo. Mali, mali. Kaya nga may kaibigan eh. Para may katuwang, may kadamay. Sa susunod na maglihim ka ulit sa akin, magagalit na talaga ako, Jay. Kakausapin ko sila, Papang, hanggat kailangan mo dumito sa La Presa, walang magpapalis sa'yo dito. Thanks, dude. Agnes! Pang! Anak! Mamang! What about me, Agnes? Oy, Mamang! Kamusta po? You look so beautiful, ha? Si Aling Honor po. Ay, si Mama. Ayaw na yung mga border niya. Ayaw mo lang isama, ikaw talaga. Wala mo kayo. Eh, Mama, may mapasyal dito si Ben. Ah! Si Boy! Ilang dito na ako. Dito na ako. Oo nga. Oo. Salamat, ah. You're welcome. Gusto mo magpagpag? Hindi naman talaga galing sa patay. Iced tea. Puro iced tea ka na pala. Wiwi. Gusto mo mag-wiwi? No. Okay lang ako. So, good night. Mama, good night.
sandala ko, anak. Bagay na bagay sa'yo yung kulay. Tsaka magagamit mo yun dito. Ito ba? Mamang, sana hindi na po kayo nag-abala pa. Gusto ko itong ginagawa ko, anak. Magbigyan mo na ako. Sige, to. Ikaw ha, anak. Mukhang may hindi ka sa'kin sinasabi. Ha? Hindi ka na makakapagtago. Kanina pa ako dito dumating at wala ka. Sabi nila, kasama mo daw si Jay. Maghapon na kayong wala. Ano yun? Date ba yun? Hindi po, mamang. Naghahanap po kami ng trabaho. Umahanap po kami ng racket dalawa. Bakit kayo naghahanap ng trabaho? Para saan? Si Jay po kasi may pangangailangan din po pala. At ako naman po, naghahanap po ako ng mapagkakakitaan para makatulong mabawasan ang pagkalubog sa utang ni Papang para sa La Presa. Putsa naman, Agnes! Sino kaya mo mahalin? Ito? Ito bang kaya mo mahalin? Ha? Oo. Anak. Hindi ko na yan makain kahapon tayo dahil parang sasabog na rin yung puso ko sa kilig! Alam ko na yan. Ito yung katrat nun si Antonio, kamukha ni John Lloyd. Singwapo tayo. Nakita mo na to eh. Natatandaan mo nung isang araw? Ah, yung nakasweet! Yung may mag-arang kotse! Oo! Ay, gwapo nga yun. Kaya alam, mukhang playboy eh. Mga dalawang babae na siguro pinaiyak nun. Baka maging pangatlo ka. Pwes. Patitinuin ko siya. Lalagyan ko siya ng tapa-oho. Ginawa mong kabayo, ah. Pero, gwapong kabayo. Ay, kape. Ito na sa bagay. Alam mo, anak, panahon naman talaga na eh, para maging masaya ka. Buong buhay mo na lang, umiikot sa pag-aalaga sa isang matandang tulad ko. Kumain na tayo. Sige, iintayin ko na lang si Agnes. Maraming matulog mo kagabi. Oo naman, Boy. Wala ka bang gagawin? Wala na naman gagawin sa bukid ngayon eh. Kasi nakapagpunla na kami lahat. Si Cesar na lang ang tumitingin at tumaayos. Wala ka na bang ibang ginagawa? Dumaraket ako sa baksakan ng gulay. Pero hindi naman siya araw-araw eh. Kaya pala, hinahayaan mo si Agnes na maghanap ng trabaho para sa inyo. Maghapon daw na naghanap ng trabaho yung bata sa Baguio. Hindi naman sa hinahayaan namin yung bata. Pero, kilala mo naman yung batang yun. Kung gusto tumulong, gagawa ng paraan. Kayo ang tumatay yung magulang. Kung pagbabawalan nyo, susundin kayo ni Agnes. Ako, may kotse. Good morning, Doc. Good morning. Naka-sweet ka na naman, ah. Good morning, po. Ang aga mo, may animal emergency na naman ba? Sinusundo kita. Kukunin ko niyang gamit ko. Salamat nga pala sa paghatid mo sa anak ko kagabi, ha? At yung pagsundo mo ngayon. Basta, hatid-sundo tayo, ha? Walang sundo taded. Apo. Kaya ang sinabi niya? Wala. Sabi ko, maganda yung sweet niya. Ge, yeah, ingat kayo. Sige po. Ang sa akin lang naman, buyat ni Rason. Halos buong taon na nag-aaral at nagsusunog ng kilay ang bata sa eskwela. Ano ba man lang yung pagbakasyon ay makapagpahinga siya. Kesa pinoproblema niya yung mga problema na hindi naman siya ang may gawa.
Marites, pwede ba tigilan mo na kami? Hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo eh. Kung ayaw mo yung tono ng pananalita ko, Boy, ilagay mo sa tama ang mga desisyon mo. Pagbawalan mo si Agnes dyan sa mga racket-racket na yan. Ikaw ang ama. Akuin mo ang responsibilidad. Tayo. Salamat to kayo. Teka, samahan na kita. Wow, ang dami mo namang time. Wala akong schedule ngayon eh. Ako marami eh. Pero kapag natapos ako agad, labas tayo. Libre kita. Sige, gusto mo? Pwede. Sige, panoorin natin yung fish na hindi mamatay-matay. Fish na hindi mamatay-matay? Bruce Dillis! Oh, for the achievement! Woo! You know what? You're really good at making people laugh. Sandali lang. Mukhang naramdaman natin ng universe na wala akong ginagawa ngayon. Teka lang, ha? Hello? Hello, Sander. Where are you? The lawyer is already here. Lawyer? That good-for-nothing Orly didn't tell you? Well, the revised will of your dad will be read today at ikaw na lang ang wala. Okay, sige. I have to go. Sige. Sige. Ingat! Yeah. Bye. Inaapi natin ang anak mo. Mirasol, tama na. Anong tama na? Mirasol, nanay pa rin siya ni Agnes. Alam ko! Paulit-ulit mo na sinasabi yan, pero nakakainis na, ha? Naiinis na ako, ha? Kanina pinipigilan ko lang sarili ko. Buti na lang napigilan ko, pero sa susunod, hindi na, ha? Hindi na makakatikim na sa akin yung babae niyan. Ewan ko sa iyo. Simulat sa pol, hindi ko alam kung bakit mo minahal yung babae niyan. Mirasol. Since the preliminary reading and taking into consideration the contentions of Mrs. Grande, I have here now the new draft of the Division of State. Mrs. Cherie Diana Elizabeth Grande. Kalahati ng mga ari-arian that pertains to the Grande Hotel Group ay pupunta sa inyo. With a total amount recently estimated at 850 million pesos or 10% of Grande Hotel. To Mr. Alexander Grande III, the other half of your father's estate will go to you. That also includes 10% of Grande Hotel, valued at 850 million pesos. To Mrs. Soledad Grande, yung mga property sa Batangas na binigay mo sa kanya will also be handed back to you for your disposal, amounting to 50 million pesos. Margarita Meg Gomez, a farm in Mahayhay, Laguna worth 5 million pesos. This comprises the free portion na pag-aari ni Mr. Alexander Grande Jr. And lastly, ay kay Bettina Rosales. Rosales? Oh yes, that is your last name, Bettina Rosales. Miss Rosales, properties that pertain to the unfinished agricultural hotel project will be handed over to you. It is estimated to amount between 15 to 20 million pesos. Why? I won't let her have that. She's not even a grande. She doesn't deserve a single centavo. Mamang, sorry po ah, pero
Narinig ko po kayo ni Papang kanina. Pasensya ka na, anak. Gusto ko lang sabihin yung nararamdaman ko. Alam ko po, pero mamang, ako po yung may gusto. Siyempre, gusto mo. Kahit naman na sinong anak gustong makatulong agad sa pamilya niya. Pero hindi ka dapat hinahayaan ng papang mo na magtrabaho. Anak, may konti naman akong naitabi na pera kung pinoproblema mo yung tuition mo sa eskwela. Pero mamang, nakakatulong din po sa akin kapag may ginagawa ako. Mas nakakapag-isip po ako pag may pinagkakaabalahan po ako. Tsaka kasama ko naman po si Jay. At ayoko po sanang may away kayo ni Napapang. Thank you, Attorney. That's no problem. I'll keep you updated as we go along. Sure. Sander, umalis ang mama mo. Hindi ko alam kung saan pupunta. I tried to stop her. Boy? Ayan mo, kakausabi ko si Agnes. Nakausap ko na siya. Baka nga hindi ko muna iniintindi ang sitwasyon. Tama ka naman eh. Responsibilidad ko to. Dapat ako. Pasensya na, Boy. Hindi lang siguro ako marunong maging isang ina. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Kahit naman yung sinasabi mo, hindi maganda ang tono. Naintindihan kita kung saan ang gagaling. Salamat, Boy. Come here, Ma. Ma, everybody at the Grande is looking for you. But I'm not a Grande. I'll never be a Grande. Ma, Papa left you with something. At ilalaban ko yun. You deserve it, Ma. And more. A person with no name deserves nothing. Bettina Rosales. Hindi ko nga alam kung saan ang galing ng pangalan na yun. Kung sino totoong may-ari ng pangalan na yun. Lumaki ako sa mundo ito na walang kahit ano. Walang kahit sino. But when I met your father, akala ko mababagong lahat. Finally, someone was willing to give me a name. Pangalan na ibibigay ng taong nagmamahal sa akin. Pangalan na alam ko kung kanino nang galing. Someone who could validate my existence. Pero ngayon, wala na ang papa mo. I'll forever be nameless. Never a grande. Never belonging to anyone. But Ma, Papa left you with something na pinaka-importante sa kanya. His dream.
Diba? But I can't do it without him. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na wala siya. But I'm here. I know. And I love you. But you can never give me what I need.